ang pagpatay dito sa tatlong Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba ang di na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, andi nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor, baka mag-iihi, baka may sadalan, sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nagarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yun, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen, bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes, po, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po
Kailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yan pong tatlong Chinese, Your Honor, drug lord, Chokentong, si Wang at sa Jackson Lee. Yun po silang tatlo. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor, nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Yes, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy, bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila, Your Honor, isang manok, million, 1 million po yun, Your Honor. 1 million? Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na tatlo ang papatayin Chinese national. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 million lang po ang nabigay nila, Your Honor. Tatlo po yun, pero 2 lang nabigay po. Ang ipinangako ay 3 million, pero ang ibinigay ay 2 million. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan. Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpolation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa tatlong Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inaamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Okay, Mr. Chair, honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances are present. 1 is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. 2, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7
Rome's statute is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK, extrajudicial killing, is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. 1. There is an order to kill. 2. Victims are involved in illegal drugs. 3. There was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of QuadCom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair.